Okay. Ang devotion po natin ngayon ay makita natin sa Ephesians 5:18. So, babasahin ko po. Ephesians 5, verse 18. Ito pong salita ng Diyos. And do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Holy Spirit. Ito po ang salita ng Diyos. Magsi lamang, isang verse lamang ito, ngunit tatalakay natin yung almost buong chapter or chapter 5 ng Ephesians, no? Merong isang religion, no, or isang religion na napupuspos sila ng Holy Spirit, no? Madalas natin itong naririnig or na-experience noon sa dati-dating mga simbahan na para bang nagibang sila, I mean nagibang anyo sila pag sila ay napupuspos ng Holy Spirit. Sila ay nagtutunog hayop, no? Nagtutunog aso, pusa, ibon, unggoy o kung ano pang mga hayop, no? Ang religion na ito ay part ng Hindu, no? At tinatawag nilang Shaktipat. Yung process, ang tawag doon sa process na yun, or process na tinatawag nila yun, ay Shaktipat. No? Shaktipat ay, ni-research ko, ibig sabihin nito is transmitting spiritual energy from one person to another. Meron namang isang religion or na pag napupuspos ng Holy Spirit ay parang nalalaseng, no? Or meron pang ibang religion para silang nahahay, para bang gumagamit ng pinagbabawal na droga. Ayun daw yung way ng para mapuspos sila ng Holy Spirit at masabi yung sinasabi ng Holy Spirit. Itong mga halimbawa na to ay malinaw na hindi puluwensya ng Holy Spirit ng Panginoon na nasa Biblia. At sigurado ito ay puluwensya ng demonyo. Dahil sinasabi, ano ba ang fruit of the Spirit? Makita natin dito sa Galatians 5, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ito yung bunga ng Holy Spirit na dapat meron tayo kada Kristiyano, no? At ito ang salita ng Diyos na sigurado na dapat ganito yung ating bunga bilang isang Kristiyano. Ngayong umaga or para sa aking devotion, alamin natin kung ano nga ba dapat ang itsura ng isang simbahan na tinatahanan ng Holy Spirit na nanggagaling lamang sa Panginoon na nasa Biblia. Ang pamagat ng aking devotion ngayong umaga na to ay Spirit-Filled Church. Spirit-Filled Church. Which is kanina, makita natin sa binasa nating verse or books, Ephesians 5:18. Ngayon po, basahin ko sa Tagalog para mas maintindihan natin. Sabi dito, huwag kayong magpakalasing sa alak na ito ay labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Malamang itong book na to, yung Ephesians, is very familiar na tayo dito. No? Ito yung naging series natin sa mga nakaraang or nakaraang buwan na tinuro sa atin ng ating brother na si Brother Angelo. No? Ngunit nais ko ulit itong pag-aralan natin, no, sa umagang to. No? As we all know, Paul wrote this book for the believers in Ephesians. At dito makita natin sa librong to ang practical kung paano nga ba dapat mamuhay bilang isang Kristiyano at kung paano tayo niligtas ng Panginoong Hesus. In chapter 1 ng Ephesians, sa unang chapter, ay nakita natin kung paano in-establish ni Paul yung view dapat ng salvation kay Kristo. In chapter 2, nakita natin kung paano in-establish ni Paul na ang kaligtasan natin ay nakadepende sa grace and mercy ng Panginoon, hindi sa sarili nating gawa. In chapter 3, in-establish naman ni Paul na dapat ang Kristiyano ay mas naiintindihan na kung ano nga ba ang dapat pag-unawa sa kaligtasan
biyaya at kapangyarihan ni Kristo tungo sa isang practical na gabay para sa Kristiyanong pamumuhay. At chapter 4, ito na po yung second half, no? Sa Ephesians, meron po tayong, or merong anim na chapter. Ito yung second half ng chapter, which is chapter 4. Dahil sa unang tatlong chapter, nag-focus si Paul sa doktrina. At mula from chapter 4 to 6, nag-focus naman si Paul sa practical na pamumuhay ng isang Kristiyano. Sa chapter 4, nilarawan ni Paul ang pagkakaisa ng mga mananampalataya at ang bagong pag-asa na mayroon ang mga Kristiyano kay Jesus. In chapter 5, which is yung chapter kung saan yung text natin ngayong umaga, dito tinuruan tayo ni Paul kung paano nga ba lumakad bilang isang Kristiyano or yung tamang paglakad bilang isang Kristiyano at kung paano nating mahalin ang ating mga asawa sa later part ng chapter na to. At sa chapter 6, sa huling chapter, dito binaban ni Paul kung ano nga ba dapat ang tamang armor na isuot natin bilang isang Kristiyano. Itong libro na to ay napaganda dahil nagkaroon tayo ng guide or gabay bilang isang simbahan na napapanahon ay nasa process tayo ng covenanting. Ano nga ba dapat yung itsura ng mga mananampalataya or miyembro ng totoong simbahan na sinasabi sa Biblia. No? Makita natin dito yung ano nga ba dapat yung itsura ng miyembro pag merong Holy Spirit. No? Dito masagot natin yung tanong na ano ba ang itsura ng isang simbahan na ang Diyos ang nag-akda at tinatahanan ng Holy Spirit ng mga miyembro nito. Dapat bang magaling mag-speaking in tongues yung mga members para maging simbahan? Dapat bang magaling sumayaw para maging miyembro ng isang simbahan? Dapat ba entertaining ang isang simbahan mismo or yung mismong pastor na nagtuturo? Dapat ba malaki at mayaman yung simbahan bago maging isang simbahan or bago matawag na isang simbahan? Or dapat ba may 12 ka muna bago ka maging membro ng simbahan? Or dapat ba nag-first fruit ka para maging member ka ng isang simbahan? So, lahat ay masasagot sa text na to. Tignan natin kung ano ba ang sinasabi ng Biblia. No? Sabi sa Ephesians 5 verse 18, huwag kang magpakalasing sa alak na ito ay labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Iniutos ni Paul dito na mapuno tayo ng Espiritu. No, imbes na maglasing sa alak. Sabi dito, be filled sa salitang English, be filled. The ancient Greek grammar for be filled indicates two other important things. Meron dalawang importanteng bagay dito na makita natin sa salitang be filled. First, the verb is passive, tuloy-tuloy. No? Hindi siya kung kailan mo lang gusto. No? Kaya ito ay hindi lang karanasan or experience. No? Second is imperative o kailangan. No? So this is not an optional experience. No? Hindi mo pinipilit, hindi ikaw yung may control nito. No? At makita natin dito na wala tayong kakayahan kontrolin ito kundi ang Diyos lamang. Kung paano tayo maging Spirit-filled church or kung kailan tayo magkakaroon ng Holy Spirit sa atin, no? Sa previous verses, no? Gusto kong ipakita ni Paul, kung ano ba ang dapat gawin at piliin ng mga Efeso. Sabi sa verse 17, therefore do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. Sinasabi dito ni Paul na unawain ang kalooban ng Diyos, kaya huwag maging hangal. Makita natin dito that Christians understand that the will of the Lord. Hindi yung sariling or yung hindi yung sarili lamang ang pinagkakatiwalaan natin. Bilang isang Kristiyano,
dapat maintindihan natin or dapat alam natin yung kalooban ng Panginoon. In verse 15, ang sabi dito, atras ulit tayo. Diba 18, 17, ngayon atras tayo ng, alaktaw tayo ng isang verse. So sabi sa verse 15, ang sabi dito, look carefully then how you walk. Not as unwise, but as wise. Sa Tagalog, kaya't maging maingat kayo sa iyong paglakad. Hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng mga marurunong. Makita natin dito that we should be wise rather than unwise in walking. Sa mga sumunod na verse, nagbigay dito ng praktikal na aplikasyon na kung saan makita natin kung ano ba ang ugali o view dapat ng isang tunay na Christian that is filled with Spirit. Pero bago po yan, tandaan natin na ang tunay na Kristiyano ay dapat nakapaloob dito or sa atin ang Holy Spirit. Dahil malino po ang sinasabi sa Romans 8:9, sabi dito, you, however, are not in the flesh but in the Spirit. If in fact, the Spirit of God dwells in you, anyone who does not have the Spirit of Christ that does not belong to Him. Sinasabi dito na dapat nakapaloob ang Espiritu ni Kristo para sa mga pinili niya. Ngayon, tignan natin, ano ba ang epekto nito kung nakapaloob sa atin or yung mga miyembro ng nakapaloob sa kanila yung Holy Spirit. Basahin natin sa verse 18 to 21. And do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit. Verse 19. Addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with your heart. Verse 20, giving thanks always and for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ, submitting to one another out of reverence for Christ. Dito, we have three effects if you are filled with three effects if you're filled with the Spirit. Unang-una, dito makita natin sa verse 19. Ang sabi dito, addressing one another in psalms. When we are filled with the Spirit, we will have desire to worship God and to encourage our others in their worship of God. The connection with being filled with the Spirit and praise is significant. Those who are filled with the Spirit will naturally praise. Natural ang pag-praise sa Panginoon. At ang papuri ay isang paraan na tayo ay puspos sa Espiritu. Hindi lang tuwing sa dating simbahan, no? Ang explanation natin or yung view natin ng pagpuspos ka ng Holy Spirit, eh pagpupunta ka sa harapan, tapos umiiyak ka. No? Hindi yun. Pag tayo ay puspos sa Holy Spirit, 24/7, we're praising God. Sa lahat ng ginagawa natin, it's all for the glory of God. Ang simbahan, ang isang simbahan ay parte ang pag-aawit to glorify and worship God. Pero maging maingat din tayo dito. Baka ang ating inaawit ay hindi na patungkol sa Panginoon, no? Baka nakasentro rin sa atin ito. If we are really filled with the Spirit of God, dapat marunong at matyagad din tayong nagsasaliksik sa tama o sa maling inaawit sa loob ng simbahan. In verse 20, sabi dito, giving thanks always for all things to God. The one who is filled with the Spirit will also be filled with thanksgiving. Ang nagre-reklamong puso at ang banal na Espiritu ay hindi nagsasama. No? Ibig sabihin, kahit anong maranasan natin, ay dapat natin ipagpasalamat sa Panginoon. Tayo merong, dahil tayo Kristiyano, no, meron tayong kakontentuhan sa mga bagay-bagay. Sabi dito ni Spurgeon, I quote, every hour, yeah, every moment has brought a favor up its wings. Look downward and give thanks for you are saved from hell.
look on the right hand and give thanks, for you are enriched with gracious gift. Look on the left hand and give thanks, for you are shielded from deadly ills. Look above you and give thanks, from heaven awaits you. Sinasabi dito na ang kaligtasan mula sa impyerno ay sapat na para sa ipagpapasalamat natin sa Panginoon. At huling sa number 3, sabi dito, the spirit-filled life is marked by mutual submission. The spirit-filled life is marked by mutual submission. Dito makita natin sa verse 21, no? Submitting to one another out of reverence for Christ. When we are filled with the Spirit, it will show by our mutual submission to each other. And the submission will be done in the fear of God, not the fear of man. Sa ibang version, reverence for Christ. Nabanggit dito yung salitang submitting. Hindi ito yung usapang position sa loob ng simbahan o kung anong narating sa buhay ng iyong kapatid o ng ating kapatid. Ito yung usapang kung paano tayo dapat maging humble bilang isang Kristiyano. Every spirit-filled Christian is to be humble. Submissive Christians. Walang mananampalataya ang likas na nakakahigit sa sino mang mananampalataya. Sa kanilang katayuan sa harap ng Diyos, sila ay pantay-pantay or tayo pantay-pantay sa lahat ng paraan. Dito makita natin na kaya gusto ni Paul na piliin natin ang maging wise kaysa unwise, na huwag maging hangal at piliing intindihin ng will ng Panginoon at huwag magpakalasing dahil expected sa ating mga Kristiyano that we are spirit-filled. Bilang isang Kristiyano, we are expected, number one, to addressing one another in psalms, to give thanks always, and lastly, to submit each other. And we are doing this for the glory of God. Sa natapos na gawa ni Jesus, kaya tayo ay inaayos bilang isang simbahan. Kaya may mga practical na implication dito si Paul na kung ano ba ang itsura ng totoong simbahan na ang ulo nito ay walang iba kundi si Jesus. Tayo po'y manalangin. Panginoon, Lord, thank you, Lord, for your message for this morning, Panginoon. Naway maging normal sa amin, Panginoon, ang i-glorify ka every second of our life, Panginoon. I pray, Lord, that kami maglakad ng naayon sa iyong kagustuhan at intindihin namin ang iyong will, Panginoon. Hindi man ito nagiging madali, Panginoon, naway magtiwala kami sa inyo, sa iyong will, Panginoon. Itindihin namin ang gustuhan mo, Panginoon, para sa amin bilang isang Kristiyano. Hindi para sundin ang standard ng mundo, Panginoon, kundi lamang ang sundin namin ang sinasabi ng iyong salita na makita namin sa Biblia. We thank you, Lord, for this morning, for the sa natunam naming devotion, Panginoon. Let's continue praying. I pray. Panalangin ko po, Panginoon, sa